Marcos Jr. ay kasama sa listahan ng mga nagpupulburon ng PIDEA. So, PIDEA, ayan, dalawang page po yan. Right. Nakakagulat po ang revelasyon ni Maharlika dahil sa pagkakataong ito ngayong araw sa kanyang live stream ay nilabas po ni Maharlika na tinatawag nilang Maharlokaloka or nababaliw na umano dahil panay ngaw-ngaw nga ito against kay Pangulong Marcos. Ngunit sa pagkakataong ito, mga kababayan po natin, ito na nga po ano, ang sinasabi ni Maharlika na kanyang ebidensya. Ito po ang umano'y report ng PIDEA na dapat ay aarestuhin na or uhulihin na itong si Pangulong Marcos noong panahon pa umano ito ni Pinoy, mga kababayan po natin. Ngunit ayon sa kwento ni Maharlika, ito po ha. Ayan. Ngunit ayon sa kwento ni Maharlika sa kanyang live stream, mga kababayan po natin, hinarang umano ng isang cabinet secretary ni Noynoy ang PIDEA kaya hindi na tuloy umano ang nakakasana na operasyon sana sa grupo ni Pangulong Marcos noong panahon na yon. Ang sabi nga ni Maharlika sa kanyang live stream, mga kababayan po natin, na confirm umano ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA noong panahon ni Noynoy. Kasado na ang gabing yon ang operasyon nang biglang hinarang ng Cabinet Secretary ni Noynoy. Sino kaya ang tinutukoy ni Maharlika na Cabinet Secretary ni Noynoy na close sa mga Marcos at bakit pinoproteksyonan ito, mga kababayan po natin? Ang claim na ito ni Maharlika ay kumalat na nga po at ipinost niya ito sa kanyang Twitter, sa Facebook at sa TikTok. Siyempre ang kanyang live stream sa Facebook at saka sa YouTube, mga kababayan po natin. Kung tatanungin po tayo, naniniwala ka ba? Posibleng maniniwala, posibleng hindi. Ngunit ang mga kababayan po natin, nagkaroon ng iba't ibang argumento. Komento po pagdating dito sa ipinos ng Daily Tribune. Ang tanong, may action ba ang gobyerno nito? Ngayon nasa posisyon ang involved, sino ang mananaig nito? Hanggang tawa na lang ba o abangan ang next na kabanata? Ang sabi naman ng isa nating kababayan, kung i-deny ng PIDEA yan, dapat sampahan ng kaso si Maharlika. Hindi pwedeng ipalagpas, extradite na nila. Kasi kung walang legal action na gagawin, ibig sabihin totoo yung documents na yan. Actually, mga kababayan po natin, ang documents na ito supposed to be, it is exclusively and classified report ito from PIDEA. So ang tanong, sino naman ang source ni Maharlika na nakapagbigay po sa kanya ng impormasyon na ito? So ibig sabihin, hindi lang small time, mga kababayan po natin, ang source ni Maharlika na nasa PIDEA. Bakit? Bakit niya nakuha o nakakuha siya ng kopya ng classified report ng PIDEA? So ang tanong, totoo nga ba ito? Dapat natin malaman mula mismo sa PIDEA dahil sinabi na mismo ng PIDEA na umano'y hindi kasama sa Narcoles itong si Pangulong Marcos. E bakit may lumalabas na listahan mula sa PIDEA? Di po ba maaway natin? Noong 2012 na siya ay bangag na bangag at halos araw ay nakikipag-session sa mga artista. Okay? Itong mga artistang to, nabanggit na nga ito, di ba? Pero hindi natin siya babanggitin kasi nananahimik naman. But, for the heck, para maipakita natin sa inyo, itong mga kasisyon ni Marcos Jr., ito yung artistang ito, sinira nila ang buhay. Dahil, well, I may say na adult naman itong artistang to. Well, sinira. Na nalulong siya sa Coca-Cola. So, ngayon, noong 2012, ayon sa ating impormasyon, alright? Si Kuting ay huhulihin na sana kasama itong artistang ito. So huhulihin na siya, may order na po, actually hawak ko. Alright? So nung time na yon, dapat ay i-raid na siya kasi meron ng pre-operation report na si positive na si Marcos Jr. ay isang bangag na bangag sa pulburon. Panahon ito ni Noynoy. So nung time na all set up na, mga kababayan, natin,
nung time na huhulihin na itong walang hiyang ito, dahil itong si Marcos Jr., dahil nga kompleto na eh, yung pre-operational report, lahat ng background na kung siya ba talaga ay involved sa pulburon, meron ng operational plan, meron na silang ginawang mga assessment na just in case tumakbo si Kuting, di ba? Saan pupunta? You know, lahat ng mga bagay ay na pag na, ano na 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 i-set up na lahat, contingency plans, post operation, kung anong mangyayari kapag hinuli na si Kuting. Lahat po kompleto na sa coordination niya mga 'yan. Okay? The problem is during that time, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi si ano, yung Claudine, hindi si Claudine. Yeah, that's not ano. Irrelevant yan palangga. So ngayon during the, yung sinabi ni Pangulong Duterte sa Maisog na nakita niya sa PIDEA report na si Marcos Jr. ay isang durugista, isang pulboronic. Totoo. Yung sinabi ko sa inyo na lumuhod si Amy Marcos sa Pangulong Duterte na huwag nang hulihin si Kuting o huwag na siya isama doon sa pulboronic list, sa narco list, totoo yon. Kasi napaka-reliable ng ating impormasyon na nakuha doon. At dito sa ipapakita natin ebidensya sa inyo ay magja-jive lahat. So, nung panahon ni Noynoy, isa sa kabinete ni Noynoy ang humarang dito. Okay? Maari, okay? Hindi natin muna siya bibigyan ng pangalan, pero maaring business partner ni Liz Satanas. So, yun na nga po, sinasabi niya na may humarang umano na cabinet secretary ni Noynoy. At ang sinasabi niyang papel, ito po ang patunay na galing mismo kay Maharlika itong report mula sa Daily Tribune, mga kapayan. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road, NGC, Barangay. Si forward natin mga kababayan po natin habang binabasa ni Maharlika. Tingnan natin kung ano pa ang kanyang ibang pasabog pagkatapos basahin. Kasi nakita naman natin, nakapost naman kung ang details. Ano. In election ng presidente at even ng 2022. Kasi nga, alam niyo na kung bakit hindi ginamit. Kasi pala, pare-pareho silang dilawan pulawan. Pre-operational report, control number, okay, blank. Dated March 11, 2012 pa lang, dapat ay nasa kalag. So matagal na po ito, ha, mga kababayan. 2012 pa itong report na ito mula sa PIDEA. Nakalaboso na si Marcos Jr. 2012, that's the date. Okay, yan. Okay. Ngayon, number one, Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of the target, no alias. First na nakapangalan na binura ko na hindi na natin siya isasama pero i-upload natin ito mamaya. Blank artista and Bongbong Marcos Jr. Bongbong Marcos and Bonget and some unidentified male and female cohorts. Ito po ay order para i-arestuhin sila dun sa kanilang rumbuhan kung saan sila ay nagpupulburon. Okay? Name of the target, blank the artista and Bongbong Marcos and Bonget at Bonget o alias Bonget and some unidentified male and female cohorts, Filipino. Okay? Yes. Specific area of operation, NCR, National Capital Region, Makati City. Nakalagay dito, summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon, okay, inside Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. May perma ng team leader. Okay? Binura din natin para ang ma-highlight si Marcos Jr. Then mga palangga, first time here in my channel na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulboronic noon hanggang ngayon. Right? So dito, sa second page, authority to operate. This is from the Office of the President, from Noynoy Aquino. Pero I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noynoy pala. Baka, baka hindi nga nakita ni Noynoy ito, but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang. Kabinet niya, isa sa kabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito.
para hindi ma-raid o mahuli si Marcos Jr. Itong time na to, ayon sa ating informante, langong-lango at halos every night ay nagsisesyon sila dito sa Rockwell na ito. Okay? Authority to operate, control number, date, okay, March 11, 2012. Okay? Number one, Unit Office, Intelligence and Investigation Service. Type of operation, ayan, surveillance, casing, test buy bust, okay, search warrant. Agent dito, and seven others. So agents, so walo sila ang magre-raid. Isuzu, crosswind wipe, ZIZ, blank, blank, blank. Okay? Hindi nyo makita. Pero dahil mga kababayan ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito bago natin binlag. Okay? Ipinorward ko na dahil nga ginigipit nila ako, mga kababayan, gusto nila akong ipagurgor. Remember that? Na-forward na natin ito para mapagtibay natin kung gaano kabangag ang buwakan ng inang gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang desisyon kung kayo ba ay tatahimik, religious group, people of the Philippines, kung tatahimik kayo na ang presidente ninyo ay isang bangag, ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto kayong iharang sa gerang hindi naman gera ninyo. Gusto ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay ibala dyan sa gerang gusto nilang mangyari dahil gusto nilang pagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pambababoy nila sa inyo, even military, na maglakas ng loob na ipalabas ito dahil baka gurgurin ng gobyernong kuting. So ayan na nga po mga kababayan po natin, galit na inilabas ni Maharlika itong umano'y ebidensya na bangag ang ating Pangulo. Ngayong may ebidensya na pinakalat itong si Maharlika, ika nga hati pa rin ang atensya ng ating mga kababayan. May mga naniniwala, may humanga kay Maharlika, may humanga din kay VRRT dahil totoo o mano ang kanyang sinabi at niminsan hindi ito nagsisinungaling. Ngunit may time kasi na binawi ni PRRD siguro dahil iniingatan niya lang ang kanyang anak na ngayon ay miyembro ng kabinete ni Pangulong Marcos. Ang iba naman ay gusto pa makita yung video talaga na umano'y nagpupulbron itong si Marcos Jr. Mga kababayan po natin, nasa inyo na po yung pagdedesisyon. Maniwala kayo o hindi, nasa inyo na po. At least ngayon, nakita na po natin at pwede nating sabihin na totoo ito, posibleng hindi. Ang magandang challenge nito, paano ito i-deny o i-accept ng PIDEA na totoo itong nakuha ni Maharlika na supposed to be ay confidential report, documents, file ng PIDEA. Sino ang contact ni Maharlika na nasa gobyerno ngayon ng Marcos Jr. at mismo posibleng nasa PIDEA kasi nakuha niya ang report na ito. So yan po yung ating pakabangan at ngayon yan na muna yung ating update. Comment na po kayo para sa inyong sariling opinion, komento o saloobin. Maging pro Marcos man kayo, anti Marcos man kayo o nasa gitna kayo. So comment na po mga kababayan po natin.